welcome again to our channel. Hello my dear water sign, ito na po yung horoscope nyo for July 2023, Cancer, Scorpio and Pisces. Hello mga my dear water sign, have a nice day po. Sana nasa malabuti kayong kalagayan ngayon. So bago nisimulan mga my dear water sign is hihingin natin ang gabay sa ating labaw na makagagahom. Sana po gabayan niya tayo kung ano man yung mga mensahe niya para sa inyo, mga my dear water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. So, ngayon po, alamin natin ang inyong horoscope for July 2023. So, simulan na natin. Spirits and angels guides me for the horoscope of water sign, you and Pisces. Sana po bigyan tayo ng positive card, no? For month of July. So, please keep in watching. So, lahat po ng card is may kanya-kanyang meaning po. Kayo na po ang bahala kung saan yung ilagay ang sitwasyon. Okay, mga my dear water sign. Posibleng maka-resonate kayo, posibleng hindi. Okay? Ito lamang ay isang gabay lamang. Nasa Panginoon pa rin po ang maalam sa ating buhay, no? So, hinghingin natin sa kanya ang ating horoscope niyo for July 2023, mga my dear water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Cancer, Scorpio, and Pisces. Welcome and welcome back. So, ngayon po, alamin natin, no? Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, mag-subscribe kayong reading sa mga mahilig itong ganitong reading, guys. Wala pong bayad mag-subscribe, no? Welcome po kayo dito sa ating bahay. So, meron tayong horoscope, no? Every month or... Ito is general reading sa ating mga water sign, no? Cancer, Scorpio, and Pisces for month of July. Alamin natin ang inyong horoscope, mga my dear water sign. So, yun na po ang card, guys. Oh, baka meron kayong mga alaala in the past. Or, posibleng, guys, is yung nakaraan nyo is mag-reflect ngayong July, mga my dear. Okay? Alamin natin na isa-isa yung card. May kanya-kanyang meaning po itong card. So, we have the four of wands, guys. So, ang ibig sabihin nito, guys, is posibleng kayo ay magkakaroon kayo ng prosperity, peace, and yun, may celebration po. Possibleng yung kamag-anak nyo is papauwi na ngayong July 2023 sa inyo, guys. Merong country life dito, guys. Or possibleng kayo ay lilipat sa ibang bansa, sa iba na yung mga water sign. Merong peace and prosperity, guys, and harmony. So, sa ibang... ang mga water sign or lahat ng water sign ay posibleng magkakaroon ng peace and harmony this month or next month. Okay? So, we have the judgment. So, meron pa rin mga tao na kumbaga ginajudge ka pa rin nila. Okay? Meron judgment or kumbaga mayong meron ng hatol kung sino man yung gumawa sa inyo nito dahil meron itong judgment is meron ng kahinatnan yung taong yun or posibleng kayo ito vice versa is posibleng kayo ay i-judge ng mga tao, guys. Okay? Or posibleng weakness din ito, guys. Panghinaan kayo ng loob sa mga decision nyo. Ganun. So, meron din tayong the eight of wands. So, meron kayong paparating na magandang balita, guys, sa mga my dear water sign.
Cancer, Scorpio, and Pisces. Mayroong magandang balita ang paparating sa inyo, guys. So, dito, for some of you naman, may problema po kayo sa pera. Okay? Yan o, nakatingin po kayo. Or, posible meron kayong pinanghihinayang. Pinanghihinayang ang mga blessing in the past. Or, posible ngayon ito. May problema po ang iba dyan sa pera, financial na bagay. So, dito, posibleng na-stress. Mag-ingat po sa mga buntis dyan. Kasi may nakikita tayo dito na failure, miscarriage, okay? So, delay, deception, or meron ring disappointment. Merong miscarriage, deception, disappointment, doubt, suspension. Posibleng kayo po ang paghinalaan, tapos posibleng merong magloko din dito, guys. Miscarriage. Mag-ingat po ang mga buntis sa month of July, no? Paalala lang po. Ipagdasal niyo po ito, guys. Na may nakikita ako na mga kunin po. Kaya sa mga buntis dyan, sana makita niyo to na ingatan niyo ang inyong pagbubuntis this coming July, okay? Dahil ang card na ito represent negative energy. So, meron pa tayong the King of Wands. So, ito na nga. Sumabay nga dito, guys. Confirmation, no? So, ingatan daw ang inyong physical at emotional with the Knight of Wands. So, sabi ng card na mag-ingat sa physical and emotional. Baka magkasakit kayo dyan. Okay, mga Mother Water sign. And then, we have the Fool. Uy, negative energy na naman. So, mayroong the Fool. Mayroong talagang manloko dito. Decision. Kanina nababasa natin sa unang card na merong deception. So, dito confirmation po na merong talagang maloko dito or kayo yung magloko. So, kayo na po ang bahala kung saan yung ilalagay ang sitwasyon, no? So, dito we have the Ace of Wands. So, with the Ace of Wands, guys, meron kayong mabubuong idea or mabubuong plano nyo, posibleng mabubuo siya this month of July. So, pagsigapan po. Or, posibleng merong mga nganak sa July din. Money and fortune. So, posibleng merong parating na money sa inyo for some of you. So, yun po. So, dito meron ding the Ten of Pentacles. So, dito guys, meron talagang masasaksis. Or, for some of you naman, is merong achieve ang ibang mga water sign. O kumbaga, lahat po ng water sign. Ganon, i-claim na natin no, ang blessing. So, i-claim niyo na ang yung blessing na paparating. So, dito guys, nagsisikap talaga kayo para sa business. Kumbaga, posibleng meron kayong business dito guys na pinagsisikapan niyo po na lumago po siya. So, yun o. Pinaghirapan niya talaga para mapaunlad ito guys. Okay? Or possibly meron kayo makukuhang commission sa inyong mga ginagawa in the past or sa inyong mga trabaho. Possibly for some of you this July is meron kayo makukuhang bonus ba yun or ano ba? So whatever, kayo nang bahala. So dito we have the Temperance. Nag-enjoy talaga ako sa mga reading, guys. Guys, posibleng ipinagdasal nyo talaga ito, yung mga plano nyo, kay minamanage nyo talaga yung gusto nyo gawin dito. Napaka-religious nyo, so nakikita natin dito is napaka malakas ang paniniwala nyo sa Panginoon. Nakikita natin dito guys with the water sign energy. Okay, so we have the Four of Wands, Four of Sword. Oh my God, huwag kayong panghinaan ng loob. Okay, merong distraction ang nakikita natin sa for some of you guys. Or merong mawalan. So be careful, no, this month, mga my dear water sign. Dahil meron tayong negative energy, no. So kayo na po ang bahala, guys. Ipagdasal nyo po ito, guys, para hindi mangyari, no. So yun. So, meron din tayong nakikita ang malungkot na pamilya na nagsasama. Yun ang katalikod po. Meron na. Malungkot. So, dito we have the World. So, for some of you naman, is tutulungan din ni Universe para makamit ang inyong mga mithiin.
Ang meaning kasi nitong the world is assured success. Okay? And victory. So, for some of you naman ay lumipat po sa ibang lugar. Merong success na nakikita natin for some of you. Or sa lahat po ng water sign, no? I-claim nyo na po yung mga positive energy, guys, no? Alam nyo, guys, kasi meron ako sabihin. Kapag nasa negative energy ka po, is walang blessing na paparating sa inyo. Kapag palaging negative ang iisipin nyo, is puro kamalasan ang paparating. Kaya naman is meron kayong problema. Sa mahal nating Panginoon, dahil siya lang po ang may alam sa ating buhay. At lahat ng hihingin natin sa kanya is itutupad niya, okay? So, nangyari na rin yun sa akin, no? Nung walang-wala ako, tapos humingi lang ako sa kanya, tapos binigyan niya ako. Ganun siya ka-powerful, guys. Kaya kung ano man yung mapagsubok nyo, is huwag kayo agad mag-isip ng negative, kundi positibo lamang, okay? So, dito we have the Ten of Swords na naman. Oh, meron talaga akong nakikita, guys. Napaka-emotional nyo, mga my dear water sign this month. Mm-hmm. Kadalasan na makikita natin emotional is yung mga babae. So, be careful, girls, no? Huwag masyadong mapaipikto sa mga problema. Meron tayong tears, sadness dito. No? Meron tayong ikinukulong ng kanilang sarili sa bahay or sa kwarto dahil malungkot. Oy, guys, makinig kayong mabuti, guys. Nandito tayo sa mundo para hindi maging malungkot. Okay? So, kung malungkot man kayo, guys, is punta kayo sa mga lugar na magpagsasaya sa'yo. Ang lahat ng bagay ay may dahilan kung bakit nangyari iyon. So, meron tayong nakikita dito, no, na sadness. Oy, no sadness, ha? O dito, meron tayong nakikita na nagsasama. Posibleng merong magkabalikan this month. Okay. Then dito, we have the Knight of Wands. Or possibly rin, for some of you, meron talaga, kanina ko pa nakikita tong change of residence. Ang ibig sabihin nun is meron talagang maglipat ng bahay or maglipat ng lugar. Kumbaga ay pupunta kayo sa ibang lugar, ganun. Or posibleng mag-travel kayo. So, dito we have that Six of Swords, Journey by Water. Oh, sabi ko kanina, merong maglipat ng bahay. Ngayon, dadaan kayo sa tubig, hindi ko alam. Dagat po eh, Journey by Water. So, siguro nga, pupunta kayo sa ibang lugar. Sasakay kayo ng barko, na nakikita natin. So, yun. Daming card. Madami kasi ang binasahan natin, mga tatlong energy. So, dito guys, we have the Three of Wands. So, dito kanina, meron tayong nakita ni symbolize established. So, ngayon guys, is confirmation po siya. Meron talaga siya, kayo mabubuong ideya na magbibigay sa inyo ng financial na bagay, no? Okay. So, we have the Seven. Oy, natagak. Wait a minute. Natagak siya, guys. Tumalon. So, dito merong Seven of Swords, guys. So, meron tayong wish and hope, confidence. Or, posibleng merong magkakaroon ng gulo dito, guys. Or, posibleng mapapaaway kayo. Mapapaaway kayo, guys. Or, posibleng yung mga plano nyo ay mag-feel. Yung mga plano nyo is maano po siya, guys. Mag-feel. Kumbaga, hindi natuloy. Oh, we have the Knight of Swords. For some of you naman is scattering his enemy. Walang magawa yung enemy nyo dahil napakalakas nyo dito or protective kayo. So, dito guys, merong Three of Cups. Oy, confirmation mga my dear water sign. Meron talaga kayong tanggap na money dito guys this month. So, congratulations po mga my dear water sign. So, sana po nag-enjoy kayo water sign. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, don't forget to subscribe. I-share nyo na rin ang video ito. Then, comments. Mag-comments lang po kayo sa inyong mga katanungan po. So, ngayon po, aalamin muna natin ang inyong horoscope for love. Okay? Anong kalagayan ng inyong love life? So, tingnan natin, no? So, we have the, kukuha lang tayo guys ng limang card. So, dito, Angel Oracle Deck Love
Alright, so meet the effort. Oh, sa mga single dyan at merong napupusuan, sabi ng card is meet the effort. Great love is worth taking the step you're guided to take. Oh, sabi ng card, kailangan yung mag-effort. So dito guys, meron din pay attention to the red flags. Oh, mag-ingat din po, posibleng posibleng merong mangloko or magloko. So meron din ditong true love, or for some of you naman, ang kasama nyo po ay yung totoo nyong minamahal. Wow, congratulations. So we have the new love, or for some of you naman, merong paparating na bagong for some of you, ang paparating na bagong pag-ibig is meron ng passion, meron kayong nagugustuhan nyo yung isa't isa. So yun lang po guys, thank you for watching. So yun lang po guys, sana nag-enjoy kayo sa ating reading. At sa susunod pa nating reading, ay huwag kalimutan mag-subscribe, hit the notification bell para palagi kang updated. Thank you for watching and God bless all.